Hi everyone! Kumusta kayo? My name is Janangelo. Welcome to my channel and mag-uusap na naman tayo about skincare. So, make sure to keep watching. So, ang pag-uusapan natin for this video is all about how to choose spot treatments or spot correctors. Now, lalo na sa mga acne-prone yung skin type, very popular talaga yung ganitong mga products kasi syempre very targeted sila as in directly mo siyang ilalagay doon sa blemish mo, whether galit na galit yun na pimple or if pimple na pagaling or if pimple mark na lang siya. And dahil ayun nga, marami ring iba't ibang klase ng mga blemishes or spots sa skin natin. Iba-iba rin of course yung klase ng mga spot treatments para dito and sometimes medyo confusing na kasi pumili. So in this video, tutulungan ko kayo to determine if kailangan nyo ba talaga ng spot treatment or spot corrector in the first place sa skincare routine niyo. And if oo, kung ano yung spot treatment or spot corrector na mas magiging appropriate para sa inyo. Also, a small portion of this video is in partnership with Oxecure, pero marami pa tayong iba't ibang mga brands and products na pag-uusapan in this video. So with that being said, wala nang any, let us begin. Alright, so konting context lang guys when it comes to spot treatments and spot correctors para klaro tayo dito. Generally, hindi requirement sa isang skincare routine ang mga spot treatments. As in, kahit wala kayong ganitong mga products, pwedeng-pwede pa rin kayo magkaroon ng isang complete and effective na skincare routine. And yes, kahit pa anti-acne na skincare routine yan. Though of course, kung yung anti-acne na spot treatment or spot corrector ninyo was prescribed by your dermatologist, then definitely 100% dapat sundan niyo yung dermatologist ninyo. Pero yung point na dinidiin ko rito is for most people, kung hindi naman siya kailangan sa skincare routine ninyo, kung gumagana naman yung mga essentials na nasa skincare routine ninyo, then hindi ito ikaka-complete ng isang skincare routine. And even for people like me na acne prone and gumagamit ng mga spot treatments and spot correctors from time to time, masasabi ko rin na hindi ko rin naman siya ginagamit parang religiously. Ginagamit ko lang siya only as needed, meaning if kinakailangan lang. Now guys, generally naman, the only times na appropriate gumamit ng mga spot treatments or spot correctors are if number one, kailangan ninyo ng parang emergency first aid na treatment. Like for example, biglaan kayong nagka-pimple and medyo gusto niyo siyang actionan agad, yun yung main purpose ng isang spot treatment sa isang anti-acne routine. Although aside from being first aid, as with a lot of first aid solutions, medyo band-aid solution lang din siya. Meaning, more of short-term solution lang siya. Ang maitutulong lang niya is yung spot na meron nyo ngayon na medyo mas mabilis siyang mawala, pero hindi niya mape-prevent yung mga paparating or yung mga pwede pang dumating na mga breakouts. Now, the number two reason you would want to use a spot corrector or spot treatment in your routine is if you would want to boost your skincare routine para sa isang specific na skincare concern. So, a good example for this is, kunyari, gusto mong medyo mas kumalmado pa yung mga spots ninyo sa skin para lesser chances na ma-irritate sila at mag-develop into a darker or more red na spot or mark. Then, aside from the main products na ginagamit mo like serums and moisturizers, yung spot treatment can also be a good booster to do that. Pero guys, emphasis lang sa booster. This only helps boost your routine, meaning kailangan meron ka ng skincare routine to begin with. So, para sa mga beginners dyan, make sure you have the essentials down. Kung wala pa kayong skincare routine at napadpad kayo sa video na to, I do suggest you watch first our skincare for beginners video. Ilalagay ko siya rito sa I button. However, if meron na kayong skincare routine and decided na kayo na gusto nyong gumamit ng mga spot treatments and spot correctors, then move forward na tayo to the two different types of spot treatments that you can use. So, generally guys, pag nakakita kayo ng mga spot treatments and spot correctors, it can be one of two kinds. Now, itong dalawang kinds na to, wala silang parang clear na distinction from one another. So, kailangan nyo talaga tingnan ng mabuti yung mga claims and featured ingredients nung spot treatment or spot corrector na gusto nyong bilhin. So, the first type of spot treatments or spot correctors are those that are calming. So, yung mga spot treatments or spot correctors na to, usually, ang makikita mong mga fini-feature nilang mga ingredients are yung mga botanical or plant extracts, like for example, centella asiatica or cica, green tea, chamomile, which as we all know, yung mga ingredients na yon, very soothing sila sa skin. Now, other ingredients that you might be able to see in these products are mga soothing ingredients like zinc oxide, allantoin, and of course, even our favorite ingredient, niacinamide, which is multitasker na ingredient din kasi ang niacinamide. It does have some anti-inflammatory properties and nakakatulong din siya sa red marks and dark spots in which, ayun nga, kung yun yung goal ninyo, makakatulong din siya for that. And speaking of dark spots and red marks, most
mostly yun din kasi talaga ang purpose ng ganitong mga spot treatments or spot correctors. Usually, they're there to help prevent further inflammation sa skin para hindi sila mag-develop into a very red or very dark na spot and para mas mabilis din silang mag-resolve. Although, do take note yung sinabi ko kanina guys, bigay nga na more boosters lang yung mga products na to. Yung mga spot treatments and spot correctors in this category are, masasabi ko, not really that needed in a skincare routine. And the reason is because, di ba yung mga ingredients na minention ko kanina, those are already in significant amounts sa inyong mga serums, mga moisturizers, even yung mga toners, hydrators, essences, or yung ibang mga products sa skincare routine ninyo. If you already have these ingredients sa mga skincare products ninyo ngayon, then medyo redundant na lang magdagdag ng mga spot treatments na same lang naman yung mga ingredients. Now, with that being said though, if wala pa yung ganung mga ingredients sa skincare routine ninyo and you want to add them using mga spot treatments and spot correctors, I do have two recommendations that have given me pretty good results and eto silang dalawa. Naunahin muna natin itong K-beauty product na to. This one is the Pyunkang Yule Acne Spot Cream. So, this one was actually sent to me as PR ng Pyunkang Yule and since then, gamit na gamit ko na to. Actually, before, hindi talaga ako gumagamit ng mga calming spot treatments but ito and the other product na pinakita ko sa inyo kanina were the first two na medyo napakonsider talaga ako na gamitin sila. Now, for this product, some notable ingredients are niacinamide, which actually comes 6th sa ingredient list. And again, very, very helpful nga si niacinamide for its barrier-repairing, anti-inflammatory, and wound-healing properties. Now, this also has other soothing ingredients like allantoin, which is actually a very underrated skincare ingredient, as well as madicasocide and asiaticoside, both of those coming from the plant Centella asiatica. Also known as Sika. And speaking of plant extracts, we also have green tea, Chinese skullcap, licorice, chamomile, and rosemary extracts. And all of those guys, very soothing ingredients lang sila sa skin. And what I really like about this one is lightweight gel consistency lang siya sa skin. So it goes on very, very light and hydrating. And hindi matagal before nagbe-blend siya sa skin, which makes this ideal kung sa umaga kayo naglalagay ng mga spot correctors or spot treatments. Now, the other one na pinakita ko that I also really, really like and very, very accessible lang ito and very, very popular din ito, this is the Quickfx Pimple Eraser Cream. Now, yes, kahit na very popular ito for the name Pimple Eraser, this is actually better as a calming spot treatment to prevent marks and scarring. As a spot corrector, mas nag-work talaga to sa akin in calming down yung mga spots and marks ko para medyo mas mabilis silang mag-fade. And the reason is because yung main ingredient nito is actually zinc oxide, which is 3rd sa ingredients list niya, so that's very, very high up. And like I mentioned a while ago, very soothing and very anti-inflammatory yung ingredient na zinc oxide, which should be good para hindi lalong ma-irritate yung mga areas with marks and spots. Now, other than that, mostly mga moisturizing ingredients na yung mga main ingredients nito, which is not necessarily bad, and actually, okay yun kapag pagaling na yung pimple ninyo, because kapag well-moisturized yung isang pimple ninyo na pagaling na, medyo mas bababa yung chance na mag-scar siya. Now, this does also have small amounts of AHA and BHA, pero hindi sila enough para mag-exfoliate sa formulation na to. Instead, yung AHA is just a hydrating ingredient, while yung BHA is more of just a soothing ingredient dahil sa anti-inflammatory properties niya. So, kahit hindi siya nag-exfoliate ng skin, medyo helpful pa rin naman siya sa formulation na to. Now, as for the texture of this product, since yung zinc oxide is medyo makapal as an ingredient, medyo kailangan mo talaga siyang i-work in for a bit para fully siyang mag-blend sa skin. Pero hindi naman siya gaano katagal. And also, dahil sa ingredients ng product na to, it does have a bit of a moisturizing finish, pero hindi naman siya gaano ka-heavy. Alright, so now, move on naman tayo sa next kind of spot treatment or spot corrector. And ito yung medyo mas madalas kong ginagamit as someone na very acne prone ang skin, and these are your anti-acne spot treatments and correctors. So, ito namang mga products na to, medyo mas naiiba sila because they use ingredients that can target some of the main causes of acne. For example, we have anti-acne spot treatments na merong benzoyl peroxide, which directly target yung acne bacteria and also helps unclog dead skin cells sa mga pores natin. Another example, of course, we have mga spot treatments with high percentages of salicylic acid. Of course, nakakatakal siya ng excess oil and salicylic acid, as we all know, also unclogs our pores and gaya nga ng sabi ko kanina, meron din siyang anti-inflammatory properties. Aside from that, we also have sulfur spot treatments, one of the oldest and most underrated na mga skincare actives for acne. Though hindi siya gold standard na ingredient, nakakatulong pa rin naman siya in lessening inflammation and meron din siyang konting antibacterial properties. So, yung mga products na to, dahil nga anti-acne sila,
medyo mas appropriate sila sa mga pimples na parang namamaga at galit na talaga. Because yung mga ingredients na meron ng mga products na to are more intensive sa pagiging anti-inflammatory nila sa skin natin. But again, while nakakatulong nga yung mga products na to for that once in a while na acne spot, again, very important to take note na ang mga products na to are just short-term band-aid solutions. So do remember na while these products can help one or two pimples heal faster, hindi nito matitigil yung acne na meron ninyo. For that, you need acne medications which can be prescribed by a board-certified dermatologist. And again, sa mga magko-complain na wala silang access sa isang derma, merong libre at online na consultation from the Philippine Dermatological Society. And again, I repeat, libre at online, so wala siyang bayad and hindi mo kailangan lumabas ng bahay. And derma mismo ang magre-reseta sa inyo ng mga gamot online. Now, if you do want to find out more details doon, check nyo yung video sa I button here. But anyway, for those na naghahanap ng mga solid recommendations for anti-acne spot treatments and correctors, itong tatlo yung mga trusted ko. These are the Benzac Spots Treatment 5%. We also have the Bioderm Ointment as well as the very, very popular Oxecure Acne Clear Powder Mud. So ako guys, kapag may bago kong pimple and gusto ko siya gamitan ng spot treatment, malamang sa hindi, ang gagamitin ko are one of these three spot treatments kasi talaga they have proven to be very, very helpful in my experience. Now, sa mga matagal nang nanonood ng channel ko, you guys have probably already seen these products individually in separate videos and na-discuss ko na rin naman yung mga main ingredients nila in those videos. So, sasabihin ko na lang sa inyo kung kailan ko ginagamit ang alin para makapag-decide din kayo which one is most appropriate para sa inyo. So, unahin natin tong Benzac Spots Treatment. Straightforward lang to guys, 5% benzoyl peroxide, which again, yung function niya is, it targets the acne bacteria sa skin natin. And yung acne bacteria din kasi talaga yung nagko-cause minsan ng inflammation or pamamaga ng mga pimples natin. Kasi, nai-infection ng acne bacteria. So, ito, medyo nakakatulong na rin siya, kahit medyo indirectly, kasi yung acne bacteria yung ina-actionan niya. Now, for me, ito yung pinaka-effective sa akin kapag galit na galit yung pimple ko talaga. In my experience, ito yung nilalagay ko. And, hindi naman yung parang next day, parang flat na siya or wala na siya. Medyo unrealistic yon. But maybe after 2 to 3 days, may makikita ka talagang improvement. Which makes sense kasi talaga ito yung pinaka-gold standard na treatment sa tatlong minention ko na spot treatments in this category. And ito rin kasi is the only one out of the three na pwede mo siyang gamitin as a spot treatment. Pero pina-prescribe din siya ng mga derms na pwede mo siya ilagay all over the face pag marami ka talagang acne. And I actually do that sa isang skincare routine video ko kasi yung routine namin ng derma ko, yun yung ginagawa namin in the morning. And you can check that out here. So dahil doon, yung Benzac is my recommendation pag on acne medications ka. Kasi more often than not, baka kasama na rin to sa mga acne medications na nireseta sa inyo. So menos gastos na rin yun. Di mo na kailangan bumili ng bagong product. Next up, we have itong Bioderm Ointment. And ito, mas gusto ko to for smaller pimples, especially those na yung feeling mo magkakaulo sila or parang mamumuo sila or magkakaroon sila ng pus or nana, mas mabilis silang nagkakaroon ng parang head na yon. And usually kasi, sign yon na parang medyo road to recovery na yung pimple ninyo. Also, because this has menthol, kaya medyo tinitipid ko talaga yung paggamit niya. Kasi medyo irritating din talaga kapag medyo nasobrahan ka ng paglagay nito sa skin. And again, ayaw nga natin ma-irritate yung skin because that can cause even more inflammation. So very, very small amount lang inilalagay ko dito sa skin. As in, kung si Benzac, mga half pea size, ito siguro mga 1/4 pea size. Ganun kaliit. Lastly, ito namang si Oxecure, nilalagay ko siya doon sa parang final stage ng active pimple kapag nawala na yung parang pus or yung nana ng pimple. And no, hindi ko pinapop yung pus or nana ng pimple. That is a big no-no. Inaantay ko siyang kusang mawala or matanggal kasi kapag diba naglalagay ka ng pimple patch, pag tinatanggal mo, minsan sumasabay siya. So pag nangyari na yon, nilalagay ko na siya ng ganito sa gabi because this one helps the pimple dry up and heal much faster. And actually, ito yung pinakamatagal ko na ginagamit na spot corrector sa kanilang tatlo because hanggang maging flat na red spot na lang yung pimple ko, ginagamit ko pa rin to because meron din siyang zinc oxide, niacinamide, and salicylic acid, which are all soothing ingredients and anti-inflammatory ingredients, and makakatulong sila para hindi lumala yung pagiging red mark din nila. So actually, si Oxecure, medyo 2-in-1 siya because it does have the 2% salicylic acid, which targets yung acne nga. Pero dahil may zinc oxide and niacinamide din siya, meron din siyang mga anti-inflammatory properties which can actually help the pimple na mag-heal ng faster. And then, kapag red mark na lang siya,
pwede mo pa rin ilagay para medyo mas mabilis siyang mag-fade. And actually, sa sobrang love ko itong si Oxecure, itong sachet nila, pang-display ko na lang to sa mga videos ko. Pero yung nasa CR ko talaga is this one, itong 50 grams tub nila. Kasi talaga guys, sobrang laging ko na to ginagamit, not just as a spot treatment, minsan as a weekly mask din. As iniiwan ko lang siya sa face ko for 10 minutes and then ibabanlaw ko and then I'm good to go. Pero ibang topic na yon, but do let me know if gusto nyo makita yung routine na yon na ginagawa ko yon using this product. And the best part about these products na minention ko in the anti-acne category, napaka-accessible talaga ng mga to. Available sila most of the time sa mga drugstores, both in Mercury and Watsons. And especially for Oxecure, usually meron silang mga promos both in Mercury and Watsons. Kaya makakatipid talaga kayo kahit alin sa dalawang drugstore na yon is yung mas malapit sa inyo. Pero kung wala kayong time and you wanna order these products online, of course, I got you still. Para hindi kayo mahirapan, naglagay na rin ako ng mga links in the description box for all of the products that I mentioned in this video. Also, if you found this video informative, please do leave me a thumbs up and subscribe for more content like this. And as always guys, I will see you in the next video. Bye!